Hi everyone! Welcome back to another video. And sa video na to, tatalakay natin kung ano yung different methods na pwede natin gamitin sa arrays in JavaScript. So yung first na method na ituturo ko sa inyo is yung push method. So ano nga ba yung push? It inserts an element into an array. But take note guys na ina-add nito yung value sa end ng ating array. So always na nasa dulo yung value pag push method ang ginamit natin. So let's say we have, no, meron tayong salad na array. Meron siyang macaroni, Nestle cream, condensed milk, and cheese na values. So paano tayo mag-a-add? So simple lang. So tawagin mo yung array, salad, and then dot push. And then yung value na i-add mo. So let's say kaong. Okay, mag-a-add ka ng kaong sa salad na array. So i-console.log natin si salad. Save, and then run node index.js. And then, bam, makita mo na, meron ka ng kaong sa end. So, meron ka ng macaroni, Nestle cream, condensed milk, cheese, and kaong. So, ganun lang kasimple si push method. Okay, so yung next method naman na ituturo natin is tinatawag na pop method. So, ano naman yung pop method? Yung pop is yung easiest way para mag-remove ng single element sa ating array. So, lagi nyo yung tandaan na i-remove na element nito is yung palaging na nasa huli. So, for example, meron kang cheese dito. So, pag ginamitan mo ng pop method, mawawala itong cheese or mariremove siya sa ating salad na array. So, yun yung gamit ni pop. No? Yun yung purpose niya. So, let's see it in action. So, tawagin mo si salad na array and then dot pop. So, wala ka ng parameter na ipapasa or ipapasa mo para ipadelete. Ganun. Kasi yung huling value sa array natin, yung ididelete niya. So, ilog natin si salad. Console.log salad. And save, and then i-run natin ulit si node index.js. So makita mo, wala na si cheese. So macaroni, Nestle cream, and condensed milk na lang yung natitira sa ating salad array. So that is pop. Okay, moving on to the next method na gagamitin natin sa ating array, we have splice method. So ano naman yung splice? So it is a method that changes the contents of an array by removing or replacing existing elements and or adding new elements in place. So basically, we can add, no, makaka-add tayo or makakabawas tayo ng elements sa ating array gamit yung splice. So depende sa paggamit ng splice method. So papakita ko sa inyo kung paano muna mag-add ng value. So let's say you have months na array dito with Jan, March, April, and June na mga values. So let's use this in a splice. So months, that's splice. Okay. Okay, so yung splice method is nag-accept siya ng start and then yung delete count and then yung value natin. So, ito yung parameter na in-expect ng ating splice na method. So, for example, gusto mong mag-add ng Feb dito between Jan and March. So, you have to take note kung ano yung index or indices nila. So, for example, for Jan, you have 0 kasi array is a starts, no, in a 0 index. So, Jan is 0, March is 1, April is 2, June is 3. So, need mo siyang i-add or insert sa index 1, si Feb. Okay? So, you will start with index 1. And then, yung delete count is wala ka namang i-remove, mag-a-add ka. So, you need to put 0. And then, yung value ni Feb or yung value na gusto mo. So, ilalag natin si months. Okay, so clear muna natin to and then run node index.js. Then yan, nandyan na si Feb sa ating months array. So we have Jan, Feb, March, April, and June. So what if gusto mo na 5 lang yung values na nasa array mo but kailangan mo magdagdag ng isa which is May. So dapat mawala si June. So anong gagawin natin dyan? So you can use splice again. So, months, that's splice. So, take note, nandiyan na si Feb sa ating months array. So, i-add mo si May sa third index. So, Jan, 0, 1. Ah, sorry, it will be on the fourth index pala kasi nandito na si Feb. So, Jan, Feb, March, April, tapos yung May. So, dapat mawala si June. So, anong gagawin natin? Start ka sa fourth index. And then, yung delete count is 1 kasi para mawala si June or ilang values yung mawawala. So, isa lang. And then, ipapasa mo si May. Okay? Save. And then, log natin ulit si months.
So run node index.js and then bam, makita mo na sa huli, wala na si June and pinalitan siya ni May. So Jan, Feb, March, April, and May. So yun yung splice method natin in arrays in JavaScript. Moving on to the next, meron tayong another method na ipapakita or ipapagamit sa inyo, which is includes method. So ano naman yung includes? So basically, it is a method that determines whether an array includes, no, a certain value among its entries. So returning a boolean value, which is true or false, as appropriate. So sinecheck niya if yung array natin is nagko-contain nung value na ipapasa natin or iko-compare natin. Okay, so let's see this in action. For example, gusto mong makita or i-check if si Feb or February is nasa months na array natin. So gagawin mo lang is months.include or includes, okay, yung value is Feb. So ilalag natin to. So control X, console.log, and then yung value. Okay, remove semicolon, and then ito na. So check natin. Node index.js, and then nag-return siya ng false na value. So what if si Jan, ano kaya ang i-return niya? So true ang i-return niya kasi nakita niya si Jan na value sa ating months na array. So that is how includes work in JavaScript. Okay, moving on to the next method, we have slice. Slice method returns a shallow copy of a portion of an array into a new array object selected from start to end. So take note guys na nire-return niya is a shallow copy. Hindi siya nagmo-modify ng original array. So another thing to take note is hindi lang positive values yung ina-accept nito. So ina-accept din niya yung mga negative values. And as well as yung start to end. So yung start is yung start index kung saan tayo magsa-slice. And then yung end is kung saan tayo hihinto, no, sa pag-slice. So yun yung mga dapat ninyong tandaan. So let's see this in action. So we'll use this month's array. So we'll have Jan, March, April, and June values for this. So what if gusto mong values na kunin sa slice or sa array na to is March, April, and June? So what if yun yung gusto mong kuhanin? So paano mag execute yung slice? So console.log months.slice. So tuturuan ko kayo, you will slice at 1. So bakit 1 lang? Makikita niyo ito sa node index.js, and ayan, meron ka ng March, April, and June. Bakit? Kasi hindi mo define yung end, no, na index natin. So kinopy niya lahat. So from 1, ikakopy niya lahat ng values until maubos yung mga values sa array. So dinisregard niya si Jan kasi nasa index 0 siya and hindi tayo doon nag-start. So another thing to demonstrate here is, for example, nag-slice ka, months.slice, end 1, okay? And then ilalag mo siya sa console, yung months. So ano kaya magiging value ng months? So makita nyo, hindi same yung values ng dalawa. Bakit? Kasi nga, sa pag-slice dito, hindi niya minodify yung array ng months. Instead, gumawa siya ng shallow copy niya ng mga values na yan. So, yun yung example natin kanina. So, what if naman gusto mong i-define yung start and end, no? So, let's try that. So, dito, months.slice. So, gusto mo lang from March to June. So, without using, no? So, gusto mong i-define yung end. So, you'll start at index 1. And gusto mong mag-end sa index 3. So, let's see kung ano yung magiging value. And ba, meron ka lang March and April. So, bakit kaya ganun? So, you have to take note na pag meron kang end, si 3 3 will not be included sa shallow copy na yun. Kasi yun yung end natin. So, hindi natin, or hindi siya nire-return ng slice na method. So, you have to take note of that. Kaya March and April lang yung naging values natin dito. Okay? And another example that I have is yung negative values. So, let's try to see if we have negative 2. Let's say negative 2. Clear natin to, and then i-run natin ulit. So, node index.js. So, ano kaya magiging sagot? So, we'll have April and June. Bakit? Kasi it's math. So, you need to count negatively. So, 0
from 0, you'll have negative 1 and negative 2. So it started dito sa ating April, which is negative 2 index, and then nakapi yung June. So wala kasi tayong define na end sa ating slice na method. So that is how you slice in JavaScript. At syempre, napakarami pang array methods and properties na dapat ninyong matutunan. So if gusto niyo pang matutunan yung iba, you can check yung description sa video na to, and doon nyo makikita yung buong listahan ng array methods and mga properties na rin ng arrays in JavaScript. So maraming salamat na rin sa patuloy na sumusuporta sa video na to, and see you on the next one.